My name is Gasine Ganados. Sarot. Maybe your right hand to raise the left hand. Aim it toward the water. Hello everyone at welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin bakit ka ba ininom ni Miss Singapore ang tubig na hugasan ng kamay. Dahil charot na, kahit si Pash din kasi ininom mo yun, baka ganun talaga siya. So ito na ang tunay na laban dahil lalaban na ang ating pambato na si Patch magtanong sa Miss International. Actually, si Patch talaga yung pinaka-favorite ko na binibini for this year. And may mga tao kasi na nagsasabi na mahina daw si Patch, dapat daw ang pinadala daw natin ay like caliber salsa or at least manalo caliber or kahit mayroon sa channel daw. At ano ba ang chance ni Patch magtanong na maiuwi ang corona ng Miss International 2019 para sa Pilipinas? But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayong bang upload na videos. At pwede niyo rin po kong i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hello sa mga magaganda kong friends and sa mga gwapo kong paminta ng mga viewers dyan. Hello, hello. Medyo pasensya na sa ating boses at tayo'y sinisipon. Pero beauty pageant season ngayon, so bawal tayong ma-absent. O nga pala guys, sakto niyo ba yung kahapon yung picture ni Gasine Ganados? Grabe, ang ganda-ganda niya. Yung transformation, parang nakaka-excite ang Miss Universe this year kasi ang hahabulin ng kandidata natin ay back-to-back. So good luck kasi ni Ganados, kaya man. O nga pala, mag-update pala ako next week about kasi ni Ganados kung ano ba eksena niya. Tapos may head ko lang, ang Miss Universe pala ay December 8 na. Tapos dadating yata sila dun sa US parang November 28. Ang exit, no, parang 10 days lang. Tapos ang sabi, eh wala ko totoo, wala daw national costume this year sa Miss Universe. Yun, nakakasad lang. Well, start na tayo. Una sa lahat, gusto ko sana sabihin na si Patch ang pinaka-favorite kong binibini this year. Una, nasad ako nung Miss International ang napunta sa kanya, but after how many days na pagmumuni-muni, na pag-isip-isip ko na tama talaga na ipadala natin si Patch magtanong sa Miss International this year. Una kasi si Patch, less makeup, mas maganda. Very Asian ng beauty. Pangalawa kong sa Miss Universe, medyo gas-gas na ang credentials niya kasi yung lawyers na sa Miss Universe na candidate. But for Miss International, siya lang ang lawyer. Yung isa ay student pa lang. Eh alam naman natin, ang mga Hapon ay very particular din sila sa mga credentials ng mga ladies, kaya mabango agad si Patch for them. Yung introduction nga ng mga candidates na highlight agad na si Miss Philippines ay isang lawyer. Kung marinig nyo yung background sounds, ang narinig nyo, wow! So doon pala na-amiss agad yung mga tao sa venue. Kaya doon pala napansin nyo na lola nyo. At higit sa lahat, napakaganda naman talaga yung beauty ni Patch. Very natural. And also maganda rin yung personality niya. May nakita nga akong Miley na Miss International, nakikipaglaro siya sa mga kids. And I don't know kung sino yung mga Japanese na nakapaligid sa kanya at tuwang-tuwa. Doon palang inoobserbahan na siya. Kasi sa beauty pageant nowadays, bawal na ang mga diva. Sa Miss Earth nga, may narinig ako, inoobserbahan daw ang mga ladies. Bawal daw ang maarte, kaya yung mga nanalo sa Miss Earth, hindi daw maarte yun. Kaya yung mga na-elto kuyo na Miss Earth this year, alam nyo na, baka isang reason ay maarte or ma-attitude. Tapos isa pa, si Mari Mabak Elto Cuyo, Miss Universe Venezuela, ang mother of all Miss Elto Cuyo na may attitude. Ayun, ligwa. Sabi nga nila, once na nanalo ka sa isang beauty pageants, especially sa ganitong kabigat na title like Miss International, you're a role model and a spokesperson. Kaya hindi talaga sila kukuha ng ma-attitude. So maganda ang pinapakita ng ating pambato na si Patch magtanong, and genuine naman talaga yun ha. Tapos si Patch, kung makikita niyo siya sa personal, very approachable siya. Nung kadirit pa nga lang siya sa Binibining Pilipinas, panagtataga ko ng picture niya, sumasagot siya. As much as possible, nag-respond siya sa mga supporters niya. So another babango yun sa kanya para makuha ang title. Aside from that, love ng mga Hapon ang mga Pinoy. Marami na tayong Miss International naging title holder, 6 winners and 4 runners-up. Venezuela ang nag-number 1 kasi meron na silang 8, tapos 7 runners-up. Tapos ito, sasagutin natin ang mga bashers.
mahina daw si Patch, dapat daw pinadala natin mga ati sa Manalo or Kylie Versosa ang aurahan. Tapos yung styling daw, di daw maganda. Well, ito masasabi ko. Una, si styling, yes, kung makikita niyo everyday, iba-iba ang styling ni Patch. Kasi nag-experiment siya para di na nakakasawa sa mga mata ng tao. Pero kung mapapansin nyo, paganda ng paganda, pati din yung mga wardrobe niya, pabongga ng pabongga. Tapos may picture nga siya na Hurt Turner wherein yung mga candidates nakatingin sa kanya kasi very simple but very expensive siya tingnan. In terms of styling, I would say she's a silent killer. Magugulat na lang tayo sa finals. Tapos ito pa yung naghahanap kayo ng Kylie Versosa or at least Manalo or kahit sabihin natin Bea Rose and Chago prototype, hindi kaya ibigay ni Patch yun, pero malaprecious Lara Kigaman ang makikita nyo. Very oriental beauty na may pagka-Barbie kasi yan ang bet ng mga Japanese. Pero ano kaya ang lasa ng tubig na ininom ni Miss Singapore? Tapos this year, maraming candidates ang Miss International kasi from 86 down to 15, tapos pasok sa 8, then announcement of winners. Ang malaking tanong, kaya ba iuwi ni Patch magtanong ang corona? I would say yes in terms of credentials, beauty, personality, preparation. She's a perfect candidate for Miss International. But again, destiny pa rin ang magsasabi kung mag-a-align ba ang stars ng Miss International para kay Patch magtanong at para sa ating bansa. And kung sino man ang mananalong Miss International this year, okay lang kahit hindi tayo manalo. Kasi ang Miss International, ito yung isa sa mga beauty pageant na mataas ang moral in terms of choosing their winners. Kasi kung sino yung pinaka-deserving na ladies, ito talaga yung mananalo, hindi sila bias. So good luck sa mga ladies na kasali sa Miss International, pero sana manalo ang Pilipinas. And I hope guys, nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. Tapos mag-comment kayo sa baba. Usap-usap ulit tayo doon. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. My name is Gasine Ganado. My name is RJ Ignacio. See you sa ating next vlog. Bye-bye!